Madam, nakakapataas po ba talaga ng BP ang pakikipagtali? So, ibig sabihin po, kapag may high blood, bawal na po makipagtali? Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Hello everyone! So, isin po again, Sarah Mi FC ang inyong likod. So, for today's vlog, tatalakayin po natin, posible po bang makapataas ng BP ang pakikipagtalik? So, yung mga high blood po ba ay bawal na po ba makipagtalik? So, before answering those questions po, mga madam and sir, no, kapag po ikaw ay high blood or merong high blood pressure, ikaw po ay risk sa pagkakaroon ng ano? Ng heart attack, mga heart failures, ano, stroke, mga heart diseases po, ano. And kung ang tanong nyo naman po ay normal po ba nakakataas na BP ang pakikipagtalik? Yes po mga madam and sir, normal po natataas po ang ating BP, RR, or sabi nating respiratory rate, ang ating paghinga, ano, pulse rate, ang ating pulso. Kung kayo po ay nanood ng vlog ko na kung anong mga nangyayari sa mga kababaihan habang nakikipagtalik, nandun po, diniscuss ko po yun, yung sa tinatawag na excitement phase and plateau phase, ano. So, dun po nag-i-increase po ang alin, yung mga respiratory rate, BP rate, ano, and then pulse rate ng mga tao, kababaihan o kalalakihan po, gradually po talaga nag-i-increase po ito, ano. Pero kapag po natapos na po ang orgasm, ano, ibig sabihin po na peak na, no, na natumbok niya na yung karukrukan, ano. So ibig sabihin kapag nagtapos na po at resolution na po, it gradually decreases, nabalik na po ito sa normal. Nag-normalize na po lahat ng ano, ng BP, ng RR, yung paghinga mo, yung pulse rate mo, babalik na po ito sa normal. Tanong, pwede po bang makipagtalik ang may mga high blood na kalalakihan at kababaihan? It depends po sa inyong physician, opo. Kasi may mga bagay po talaga, for example, ikaw po ay high blood and then may sakit ka po sa puso. Some of you may use po ng pampatigas, ano. So, syempre, kailangan po talaga advice or recommended ng doctor ang paggamit ng isang product or even kahit ang paggawa ng ano, sexual activities. Pero, some people naman po, kahit may mga high blood, they are safely doing the sexual contact. So, wala naman nangyayari sa kanila kahit sila ay high blood. Pero may mga ngilan-ngilan po mga madam and sir na ano, nasakit na talagang pinagbabawalan o hindi nire-recommend ng isang doktor na ano, na makipag-sexual contact or kahit mag-masturbate, ano? For example, na lamang po yung tinatawag na brain aneurysm. Opo, sa brain aneurysm po kasi, mag-i-increase po agad ang inyong, for example po ha, may brain aneurysm po ang isang tao, and then nagpa-perform po siya ng self-masturbation. Ano? So, ibig sabihin po kasi noon, habang nararamdaman niya yun, posible pong mag-increase yung BP. Ano? Increase po agad, abrupt ang increase ng BP ng isang taong yon na posible pong mamaga ang kanyang litid sa kanyang utak. So, pag po na magaan litid sa kanyang utak, pwede po itong pumutok or pwede sabihin natin itong magkaroon ng stroke ang isang taong yun. So, ibig sabihin po, hindi po lahat nire-recommend na sabihin natin na makipag-sexual contact kapag po ikaw may high blood, pero kailangan dapat po ito advice po ng inyong physician. So, some of you may also perform the sexual contact po safely, but some of them naman po talagang hindi po pwede. So, let's talk about po arousal, mga madam and sir. Ano, dito po, yung pag-increase po ng inyong BP, ng heart rate, ng inyong respiratory rate, ay hindi lamang po sa paraan ng sexual activity, mga madam and sir. Ano, even sa pagmamasturbate, self-masturbation po, talagang tataas po ang inyong BP, ang inyong heart rate, ang inyong respiratory rate. So po, sa apat na phases po ng sexual arousal, yung tinatawag po na excitement, plateau, orgasm, and resolution, dito po sa excitement phase and plateau phase, ang nangyayari po doon, dahan-dahan po tumataas ang inyong heart rate, ang inyong respiratory rate, ang inyong BP, ano, hanggang ma-reach na po yung level na tinatawag na orgasm. Kapag nandun ka na po sa highest point na tinatawag na orgasm, ano, na-reach mo na yung peak ng inyong sexual arousal, ano, doon na rin po increase ang inyong, ano, titigil na po yung pag-increase ng inyong BP, yung pag-increase ng inyong pulso, ano, increase din ang inyong heart rate, titigil na po yun at dahan-dahan po itong bababa at babalik sa normal sa pagdating naman po ng resolution stage. Share ko na lang din po mga madam and sir, ano po ba yung mga benefits na naibibigay ng masturbation? Sa mga
kalalakihan, syempre, it lowers the risk of a prostate cancer, no? Sa mga kalalakihan, kababaihan, it improves our heart health. So, nagre-relieve din siya ng stress, ano, ng emotions kasi natin. Kapag tayo ay merong cramps, nagre-relieve din yun. Masakit ang ating puso, nawawala din yun, ano? So, it gives you relaxation, nagiging maganda ang tulog mo, ano? So, kapag merong benefits, meron din naman mga side effects na nangyayari dito sa masturbation, ano? So, for example, pwede ka po magkaroon dito ng infection kapag hindi ka po naghuhugas ng kamay. It will transfer the bacteria, no, from your hands to your genital area, ano, kasi nga hindi ka po naghuhugas ng kamay. So, pwede rin yung addiction, ano. And lastly, yung tinatawag na death grip syndrome na nai-discuss ko na rin. So, what is the bottom line of this vlog po? Ano, ang pakikipagtalik o kahit even yung self-masturbation po, nakaka-increase po ito ng BP, ng paghinga, respiratory rate, and even yung pulse rate po natin, ano. Kapag kung ano katanungan nyo naman po ay pwedeng makipag-contact ba ang may high blood, may mga ngilan-ngilan na tao na may nakikipag-contact kahit po sila ay high blood na hindi naman, wala naman pong nangyayari sa kanilang masama, no? So they are doing it safely ang pakikipag-contact, pero may mga ngilan-ngilan po talaga na hindi talaga pwede, especially yung tinatawag na brain aneurysm, na kailangan po talaga may advice ng doktor kung gagawin nyo ang isang bagay, for example yung masturbation or sexual contact kapag meron ka pong ganitong sakit, para maiwasan po na magkaroon ng ano, ng stroke sa inyo, ano. So this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching, and hopefully na may nayabag ako sa inyo for today. So maraming salamat po, God bless, thank you, and bye bye. Kapag nag-i-ngiti na tanaju no, nan amo maldo hal suga opseotji, chonnune banandaneun iyagiga 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going 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 crazy. So 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데.